Kung mayroong mga tinatakutan ang China ngayon, walang iba kundi ang mga mid-range missile system na naka-deployed ngayon dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Mukhang hindi makatulog si Xi Jinping noong nagpahayag ang US na hindi na nila aalisin ang mga mid-range missile system na naka-deployed ngayon sa Pilipinas. Ang mga US missiles na ito ay ang Typhoon missile system na pwedeng ma-equip ng mga cruise missiles na may kakayahang magsagawa ng mga tira o target na aabot sa teritoryo ng China. Ang Typhoon missile system ay dinideploy dito sa Pilipinas mula pa noong buwan sa April nung nagsagawa ang US at Pilipinas at mga kaalyadong bansa ng joint military exercise. At dahil dito ang China ay kinakabahan at naalarma at kanyang kinundina ang pagpanatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas. At sino bang hindi kakabahan ito, matindi itong Typhoon missile system dahil may range ito na kaya nitong mag-travel o aabot sa mahigit 1,000 miles o katumbas sa 1,600 mahigit na kilometro. Kayang-kaya nitong maabot ang mainland China. Ang BrahMos missiles na anti-ship cruise missiles ng Pilipinas na gawa sa India, bagong-bago ito ay may range lamang na 290 kilometers. Hindi kinakabahan ang China nito, pero itong Typhoon missile system ay siguradong aabot ito at lalampas pa sa China. Kaya itong mga Chinese diplomats na inutusan ni President Xi Jinping ay laging nagpahayag sa media na ang ginawa daw ng Pilipinas ay nakakaalarma daw, lalo na itong deployment ng US Typhoon missiles dahil nakadestabilize daw ito sa region. Itong mga Chinese nakialam na naman sa ating internal affairs, pero kung sila ang aagaw ng mga teritoryo sa West Philippine Sea, ayaw nila na pakialaman sila. Ayon sa ilang mga matataas na official sa Armed Forces of the Philippines, kasama na si General Romeo Browner, na ang mga military official na ito ay gusto nila na ang Typhoon missile system ay manatili dito sa Pilipinas habang buhay. At ito pa ang maganda dahil ang US ay walang balak na aalisin ang Typhoon missile system dito sa Pilipinas. Binigyang diin naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na walang bansa ang magdidikta ng ginagawang hakbang ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng pananatili sa Pilipinas ng mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Kinumpirma ng National Security Council na mananatili sa Pilipinas ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Idineploy sa Luzon mula Abril ang nasabing missile system ng US Army na ginamit sa Balikatan at sa Laknib exercises, ngunit walang naging live fire drills. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Dati nang ikinalarma ng China ang pananatili sa Pilipinas ng Typhoon missile system na nagdudulot umano ng tensyon sa rehiyon, kaya't nanawagan silang alisin ito. Ang Typhoon missile system or Typhoon missile launcher ay ito yung mid-range capability. Ito ay ginagamit ng US Army. Isa itong launcher para sa standard na SM-6 missiles at Tomahawk missiles. Ang Typhoon ay originally developed para sa US Army Strategic Mid-Range Fire System. At ito ay kaparte sa Long Range Precision Fire Program ng US. Ang Typhoon ay sadyang dinidisenyo para makaabot sa mga malalayong target na hindi kayang maabot ng US Army Precision Strike Missiles. Subalit ang Typhoon ay mas shorter o maiksi ng kaunti kumpara sa range nito sa hypersonic missile system ng US. At mula nung na-deployed ang Typhoon missile system sa bansa, ay hindi pa ito nasubukang pinaputok. Pero ang mga sundalo ng Pilipinas ay sinasanay na ay tinitrina ng US kung paano ito gagamitin o i-operate. Ang Typhoon missile system ay bagong-bago, isa itong state-of-the-art missile system ng US. At ito ngayon ay naka-deployed sa Lawag International Airport, Ilocos Norte.
Our next story is about the United States. It has placed a missile system in the Philippines as tensions with China go up. A missile system that can fire cruise missiles with range exceeding 1,600 kilometers. Missiles that can basically strike targets directly in China. Is the U.S. preparing for war with China? It does look like it. The missile system had been deployed on the northern island of Luzon, facing the South China Sea. It is close to the Taiwan Strait. Latest satellite image taken by Planet Labs showed the Typhoon at the Lawag International Airport in Ilocos Norte province. Itong Chinese government sa pamumuno ni Xi Jinping ay panay reklamo, siguro hindi sila makatulog, lalo na si Xi Jinping, dahil sa Typhoon missile system na nandito ngayon sa Pilipinas at mukhang hindi na ito aalisin pa ng US. Dapat lisanin ni Xi Jinping ang West Philippine Sea at aalisin lahat ng mga barko ng Chinese Coast Guard, Chinese Navy at mga Chinese Maritime Militia. At alisin din nila ang mga missiles na nakadeploy doon sa mga teritoryo na kanilang inagaw mula sa Pilipinas. Kung ganito ang gagawin ng China, pwede na rin aalisin ng US ang kanilang Typhoon missile system. Sa panahon ngayon, napakahalaga sa isang bansa na mayroon kang maraming missiles dahil ang gira ngayon ay missiles na ang ginagamit para pulbusin ang mga kalaban, gaya ng nangyari ngayon sa Israel na pinapaulanan ng 200 na mga missiles galing sa Iran. Pero sa 200 na mga missiles, karamihan ay na-intercept ng Israel gamit ang kanilang Iron Dome. Kaya kailangan at napakahalaga na mayroon ang isang bansa ng mga air defense system gaya ng Iron Dome. Isipin nyo na lang, pag ang bansa ay inatake ng maraming missiles, kahit 10 missiles man lang, paano mo ma-intercept yan gaya ng Pilipinas na 3 batteries lang ng Patriot air defense system na mayroon ang Pilipinas? Siguro ang gagawin natin ay ang panangga na lang natin ay payong. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating kaibigan gaya ni Rudolph Madrinas at ni Razel Claveria. Hanggang sa susunod, maraming salamat.